ito nakikita ko dito kasi is that team coach should adjust, no? Kasi kung mapapansin niyo in game 2, parang sila po yung nasa defensive end lagi, no? Parang sila yung nag-adjust tuuno sa mga in-implement na strategies itong si Coach Brian Gurdian. Tandaan niyo ha, Clash of the Titans to pagdating sa coaches, no? We have the best coach ng Pilipinas in Coach Team Cone and one of the best coaches ng NBL Australia, no, na si Coach Brian Gurdian, no? Going against each other with best players na hawak ko nila ng mga pyesa. So this is going to be a chess match na yung both coaches alam mo nila yung lakas ng kanila pong mga players. Pero ang akin nga lang po dito is, sabi ko nga po sa inyo is, I'm sure magagalit po yung mga fans sa Ginebra sa akin, ha. But in terms of superiority talaga sa mga piyesa na hawak, no, eh sa tingin ko, no, sa tingin ko mas lamang ho yung Brian Gurdian dito. Kasi oh, most of his players trained in China, grew up playing in China. Alam niyo naman oh kung ano yung status ng China in Asian basketball. 'Di ba? And yung kanilang import pa lamang ho, I'm sure times 10 na ho yan yung sweldo niyan. Nito po nga si Justin Brownlee o nung iba pang mga import ng PBA. 'Di ba? So alin niyo ho yung kalidad eh. Tapos yung Miles Powell pa ho nila, kung nagamit ho nila, baka could have been a different story. No? Pero ang sinasabi ko nga po sa inyo dito is that yung Bay Area, kahit na small rotation lang ho sila, puro quality players po ang tanga niyan. Diba? Kaya nga po, ang sabi ko nga po sa inyo, kung magiging patas po yung pito, hindi ko sinasabing madaya ah, ang PBA, hindi ko sinasabing pumapabor sila sa Ginebra. Ang akin pong gustong i-stress dito, kung magiging fair o wala hong question yung pong pituhan, makikita nyo ho yung diferensya ng laban. No, yung sinabi ni Brian Gurdian, ano, na we just only played by the rules. Di ba? Na hindi, na dumipensa lang mo sila ng tama, hindi totoo yun. Di ba? Hindi ho totoo yun. Di ba? Kasi ang aking tingin ho rito, ang nakikita ko dito is that hindi naman ho sila sa napaboran. Pero, di ba, sabi nga ni Coach Timko, naibenta niya yung kanyang reklamo. Di ba? So, naging, hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ano yung gusto ko sabihin eh. Kayo na lang ho ang mag-isip to, ano? Pero, yung game 3 ho natin, eh tingnan ho natin kung ano ho yung magiging laro. Kung ano ho yung magiging takbo noon pong laban. Pero yun nga po yung iginigit ko sa inyo, sana po our referees will let the teams play para mas ma-enjoy po ng tao yun pong mga laro. Kaya nga po, di ba, ilang beses kong inuulit sa inyo, ilang beses ko nga pong ini-stress na sana i-welcome din ng PBA, hopefully in the future, yun pong pag-i-import ng mga referees din. One, para ma-improve din po yung pituhan sa atin. Two, para maturuan po, magkaroon ng transfer of technology sa mga referees natin. Kasi hindi lang naman dapat mga player at saka mga coaches natin ang nabibigyan ng mga bago eh. Di ba, natuturuan ng mga bagong teknolohiya sa laro. Di ba? Pati ho sana yung mga referees natin. I-welcome muna natin kasi yan po yung lilinis doon sa reputasyon ng liga at doon ho sa kalidad noon series na katulad nga po nitong sa Bay Area at ng sa Barangay Ginebra. So, pero don't get me wrong, no? Wala ho ako sinasabi ang pinapabura ng Ginebra. Wala ho ako sinasabi ang pinabura ng Bay Area ng game 2. No? Sabi ko lang po dito is magiging maganda po itong series na ito, no? Kung magiging patas po talaga at malinis po yung pituan. Alam naman ho ng tao yan. Alam naman ho ng mga fans yan. Di ba? So, ang sa atin lang rito is kung magiging maganda ho yung tawagan, magiging maayos at patas sa pareho, mas makikita ho natin yun pong talent noong dalawang teams na lalabas. Diba? Mawawalan ho sila ng mga inhibitions or whatsoever.